sa pagpapatuloy ng salamin. Mayang, salubong ni Edong sa kanya. Buti na lamang at nakarating ka. Edong, bakit parang takot na takot ka? Mayang, kagabi, pagkagaling ko sa inyo, may nakakahilakbot akong karanasan. Papauwi papunta sa amin, may nakasalubong akong isang napakalaking aso. Nanlilisik ang mga mata nito. Galit na galit. Parang gusto akong patayin, lapain. Hinihintay ko na nga lamang na kami ay magtuos. Ngunit sa aking pagtataka ay bigla na lamang itong nawala at umalis. Mayang hindi mawaksi sa aking isipan ang nakita ko kagabi. Parang may gustong iparating sa akin ang mga tingin na mabangis na aso. Edong, pakinggan mo ako. Ako man ay may nais na sabihin. Matagal ko na itong itinatago sa aking damdamin. Ngunit sa pagkakataong ito, ay may nag-uudyok sa akin na sabihin na ito. Punong-puno ng emosyon ang pagkakabigkas ni Mayang nang nais ibahagi sa kasintahan. Edong, kagabi, nanaginip na naman ako. Gabi-gabi na lagi na lamang akong nananaginip na ako'y pinagsasamantalahan ni Ama. Wala daw akong kalaban-laban at matagumpay niyang nakukuha ang kanyang gusto. Ang nakapagtataka, Edong, sa tuwing ako'y magigising, palaging parang totoo ang lahat na hindi yon na isang panaginip lamang. Natatakot na ako. Nagkakaroon ako ng hinala na totoong nagaganap ang lahat at hindi ito isang panaginip lamang. Mayang, sa tingin mo, merong koneksyon ang aso at ang nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, Edong. Hindi ko alam. Natatakot ako. Mayang, huwag kang matakot. Ako ang bahala sa iyo. Hindi kita papabayaan. Mamayang gabi, sumama ka na sa akin at itatanan na kita sa inyo. Ilalayo na kita sa ama mo. Natatakot ako, Edong. Paano kung malaman niya? Paano kung matuntun tayo ni ama? Hindi ko ata kayang tumakas kay ama. Basta magtiwala ka sa akin. Ako ang bahala. Itatakas kita mamayang gabi. Bahala na, Edong. Bahala na. Litong-lito si Mayang sa mga sandaling iyon. Ang ama kaya niya ang nananamantala sa kanya? Ang ama din kaya niya ang may kinalaman sa mabangis na hayop sa kakahuyan? Paano kung hindi at inosente ang ama niya? Naghiwalay sila ni Edong nang walang tiyak na plano kung sasama siya o mananatili siya sa poder ng kanyang ama. Sa bahay, habang nag-aayos ang kanyang mga damit, si Mayang bigla na lamang sumulpot ang kanyang ama sa kanyang likuran. Aalis ka? Iiwan mo ako? Iiwan mo ako, Mayang? Nakatingin lamang si Mayang sa kanyang ama. Baka sa kanyang mukha ang takot. Aalis ka, Mayang? Saan ka pupunta? Sasama ka sa lalaking iyon? Akala nyo hindi ko alam na lihim kayong nagtatagpo? Akala nyo hindi ko alam ang inyong relasyon? Lumapit si Mang Punding sa anak at hinaplos nito ang mukha ni Mayang. Mayang, sa akin ka lang. Sa akin ka lang at walang sino man ang pwedeng umangkin sa'yo. Para na itong nasisiraan ng bait. Ako lamang ang pwedeng humawak sa'yo. Naiintindihan mo? Ako lang. Ako lang. Pasigaw na sinambit ni Mang Punding ang mga katagang iyon. Napaiyak si Mayang sa sobrang takot. Ang inaasal lang ama ay kakaiba. Nasisiraan na ata ito ng bait. Akin lamang ang katawan mo, Mayang. Sinimulan halikan ni Mang Punding ang anak. Ang leeg nito, ang mukha, ang dibdib at kung saan-saan pa. Si Mayang ay iyak ng iyak. Gusto niyang lumaban. Ngunit parang ang lakas-lakas ni Mang Punding. Parang nagmamanhid ang kanyang katawan. Parang mawawalan na siya ng malay. Parang gusto nang magdilim ng kanyang ulirat. Hindi kayang tanggapin ang kanyang pag-iisip na ang kanyang sariling ama ay pinagnanasaan siya. Ngayon,
heto na sa kanyang ibabaw. Hayok na hayok sa kanya. Bigla na lamang nadinig ni Mayang ang isang pamilyar na tinig. Hayop ka! Umalis ka dyan! Sarili mong anak yan! Buong lakas na inihagis ni Edong si Mang Punding palayo. Tumilapon ang katawan ni Mang Punding sa sahig at yinakap ni Edong si Mayang. Iyak pa din ito ng iyak at nanginginig ang katawan nito. Sa akin lamang si Mayang. Ako ang nagpalaki dyan. Ako ang naghihirap. Kaya nararapat dapat lang namang ako ang makinabang. Hindi mo ba nadidinig ang sarili mo, Mang Punding? Anak mo si Mayang. Hindi ko yan anak. Matagal ko nang ipinagbili sa demonyo ang aking sarili. Kung kaya't hindi na ako ang kanyang ama. Katawang lupa na lamang ito. Ngayon dahil pakialamero ka binata, isasama kita sa iaalay ko sa aking Panginoon. Magkakamatayan muna tayo, Mang Punding, bago nyo magawa ang balak nyo. Nagsubukan ng lakas ang dalawang lalaki. Malakas si Punding. Binigyan niya ng isang malakas na suntok si Edong sa sikmura. Sa mukha, kumuha pa ito ng kahoy at iyon ang buong lakas na hinampas kay Edong. Duguan na si Edong. Buong mukha nito ay balot ng dugo. Wala ka palang sinabi, hayop ka. Bumaling ulit ito kay Mayang. Nang papalapit na ito sa dalaga, may kang anong puwersa ng hangin ang umihip at parang may bumulong sa dalaga. Ang salamin. Naabot si Mayang na sa kanyang tabi ang salamin ng ina. Pinuhat niya ito ng buong lakas. Inampas sa ama. Nabasag ang salamin. Nagkalat ang mga pira-pirason sa sahig. Duguan ang ulo ni Punding. Ngunit nakatayo pa din ito at nanlilisik. Hayop ka! Akin ka lang! Sinunggaban ni Mang Punding si Mayang at sinimulan na naman itong halayin. May nakapas si Mayang na matulis na bagay. Isang basag na salamin. Matulis. Kinuha niya ito at buong lakas sinaksak ang leeg ng ama. Bumulwak ang dugo mula sa leeg nito. Tinulak niya ang ama papalayo. Kinakapos na ito ng hininga. Nakatitig lamang si Mayang. Nagsimula ng umagos ang luha sa kanyang mga mata. Nagtatakbo palayo si Mayang. Kinakapos na ito ng hininga. Takot na takot. Halong silakbot at kalituhan ang kanyang nararamdaman. Saan siya tutungo? Hindi niya alam ang gagawin. Basta't ang tanging nasa isip niya ay makalayo. Makalayo. Napatay ba niya ang kanyang ama? Si Edong. Paano na si Edong? Iniwan niya si Edong. Patay na din kaya si Edong? Sana hindi pa. Sana buhay pa. Edong, sana makatakas ka. Sana buhay ka pa. Takbo ng takbo si Mayang. Hanggang ito'y nadapat na talisod, bumagsak ito sa sahig. Nang bigla na lamang may humawak sa kanyang balikat. Napasigaw si Mayang, huwag! Tama na! Tantanan mo ako! Mayang! Mayang! Si Edong ito, Mayang! Lumingon si Mayang kay Edong at buong puso niya itong ginakap. Edong, at nagsimula na itong humagulhol. Tapos na Mayang, napatay mo na ang demonyo, ang ama mo. Edong, napatay ko si ama, anong gagawin ko? Mayang, nararapat lamang sa kanya iyon. Isa siyang kampon ng kadiliman. Huwag kang matakot o makonsensya man lang. Edong, huwag mo kong iiwan. Natatakot ako. Ikaw na lamang ang aking kakampi. Oo, Mayang, hinding-hindi kita iiwan kahit kailan. Nang magliwanag, binalikan ng dalawa ang kubo at nakita nilang nakahandusay ang katawan ni Mang Punding na wala ng buhay. At laking pagtataka ni Mayang na ang salamin ng ina ay buo muli.
Kinuha niya ito at hinakap at muli siya ay umiyak. Sinunog ni Edong ang kubo. Sa malayo sila'y nakatanaw sa natutupok na bahay. Mayang, ilalayo kita sa lugar na ito. Magsisimula tayo ng panibago, bagong buhay, bagong simula. Oo, Edong, sasama ako sa iyo. Sisimula tayo ng bagong pamilya. Ikaw, ako, at sa mga magiging anak natin. Mamahalin kita, Edong, at ating mga magiging anak. Mayang, habang nabubuhay ako, walang sino man ang pwedeng manakit sa iyo. Magiging mabuting ama sa ating mga anak. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Edong.